Yo mga kabao, pound for pound, sports nga pala. Magandang gabi sa ating mga subscribers dyan, here and abroad. Saludo tayo sa lahat ng mga nakaantabay at patuloy na sumusuporta. Meron tayong pag-uusapan ngayon. Tulungan niyo akong intindihin itong nakita nating video. Hindi sa tinatakot natin yung sarili o tinatakot mo yung sarili ko. O nag-aalala tayo. No? Pero pagbasihan na lang natin itong video na may kita natin mga kabao. Pero bago yan, shout out kay Kamao, Aiza Nicolas. Pabuhay ka, Kamao. Ngunit bago yan, ay huwag kalimutang mag-subscribe. Pindutin ang notification bell icon at piliin ang all for more pound for pound sports. So yun nga mga Kamao, no? Nung ako ay pauwi, katapos lang natin makipag-usap sa isa ring vlogger ng mga bike naman yung kanyang kinakover. And habang pauwi ako, binuksan ko yung cellphone ko, is nakuha ko itong video na ito, nasa pool sa akin ito. At nung napanood ko no, itong training ng ating pambansang kamao, na siguro, ewan ko kung matatapos nyo na mag-training o mag-training pa lang siya. Pero malamang nakatapos na siya nito, o tumakbo na siya, o at mag-limits na siya, o sabihin natin mag-heavy back. Alam ko kung yung gagawin niya dito, pero malamang nakatakbo na siya nito. Eh, napansin ko mga kamao na parang ang lalim ng paghinga niya. Kasi mga kamao, ako na-experience ko ito. Hindi naman sa kino-compare natin sa sarili natin kay Pacquiao. Dahil marami akong ganyang nakikita no, na may issue sa kanilang lungs and heart, no? Na nahihirapan huminga no, ng malalim. And then, may part dito na nakita natin mga kamao na pinupush ng pambansang kamao yung kanyang lap. Parang ganito. Para makahinga siya ng maluwag, no? Kasi para makahinga siya from sa malalim na pagkakahinga, which is sinasabi ko mga kamao, is laging nangyayari sa akin na kinakapos ako sa paghinga. And I have to do that no, para makahinga ako ng maluwag. No? So nagbibigay sa akin to ng palaisipan, no, ng worry. Dahil nga, since na matagal na siyang hindi nakapaglaban, is malamang, isa lang ito siguro malamang, ano, sabihin na natin sa ring rust niya, no, na kailangan niya sigurong mag-loosen. No? So ang concern dito mga kamao na lagi nating sinasabi na laging ito lang ang concern na nakikita natin, na stamina ni Pacquiao, no? Na gaya ng mga time na hinihinga na siya sa mga laban, kung hindi nyo napapansin yun, no? Nalalapit pa lang siya sa kalaban niya galing sa pagkakapahinga. Hihinga siya ng malaki, ng malalim. Hihinga siya ng malalim na nakikita mo in-expand niya yung kanyang torso. So nawa mga kamao, no, na hindi ito maka-apekto sa magiging laban niya kay Spence. Pero nung nakita ko to, medyo nabahala ako. Dahil concerned tayo, no? Magalit na yung iba dyan, na baka sabihin eh wari-wala yan, no? Iramdam mo lang yan. Eh well, yun ang nakita ko because based on my experience, doon sa mga nakita ko na nahihirapan huminga, is ganyan po ang ginagawa. No? Na pansin nyo naman, nagmuntong hininga siya. And then the second, na pinush niya yung kanyang lap para makahinga siya pataas. So, I hope na magawan ito ng remedyo na maging maayos yung kanyang respiratory system ng paghinga niya. So makukuha niya to sa mga pagtatakbo-takbo. So of course, sa kanyang mga training na ma-improve yung kanyang, na ma-supportahan yung kanyang cardio. Alam na natin matindi si Pacquiao sa mga training, pero lately, honestly, honest, real talk sa inyo mga kamao, na hindi na siya ganun katapon. At saka yung mga body language niya, na talaga may kita mo yung alertness and quickness is wala na doon. No? So, tanggapin mo natin o hindi, wala na doon. So, nag-aalala ako dahil sinabi niya nga rin na ang laban niya kay Spence will be a tough fight, even tougher than his fight with Floyd and Kit Thurman. At
totoo naman, no? Dahil si Spence is mas malakas ayon dito kay Danny Garcia. At patunay pa yan, nung after na accident niya, no? Inilabanan niya nga agad tong si Danny Garcia, which is sabi niya nasa 80 to 85% lang ang kanyang kondisyon. Which is, tinapos niya lang ito ng madali. So from there, may indicate mo kung gaano kalakas talaga si Errol Spence, no? And then, now, sabi niya nga, nung kung nakita ni Pacquiao at pinagbasihan niya yung kay Danny Garcia, na bilang yun ang kanyang hint, no? O yung kanyang pinaka-clue para labanan siya na ibig sabihin, nag-slow down na yung pato si Spence, nahina na to, dahil sa car accident, is nagkakamali daw si Pacquiao. Na since nilabanan niya si Danny, he was just in his 80 to 85% condition, and now nasa 100%, but we will see. But the only concern that I've just seen kanina, is ito nga, na nahihirapan ng mga. Again, nagkaroon ng issue ang ating pamansang kabao, may history siya dyan. So hindi natin yan gawa-gawa o nakita lang. Dahil may history siya na nahirapan siyang huminga, tinakbo siya sa ospital. Hindi natin alam kung ano yung mga underlying issue dyan, kung may tinatago sila o medyo may issue o kaya naman o nare-remedyo. Hindi natin alam. Ayaw natin gumawa ng story. Pero ang pagbabasihan lang natin, eso nakita natin sa hirap na paghinga. No? And yung history na na-ospital siya dahil nahirapan siya huminga. So yun lang, pag-pray lang natin ang ating pambansang kabao, no? Dahil alam natin, excited tayong lahat kalaban. At hindi po masama yung prayer, it can help, no? Support itong ating pambansang kabao. At sana matanggal niya, no? Magawa ng remedyo yan, no? Siguro sa takbo-takbo lang. At saka yung kapagpahinga naman siya ng mahaba, siguro dahil sa mahabang pahinga at hindi siya talaga na-expose sa ganitong training ulit, is medyo nahihirapan siya huminga, no? At siguro part lang ito ng ring rust, no? And hopefully yun nga lang yun, mga kabao. So positive lang tayo, no? Kaya niya yan. Sabi niya na, give him 1 month. Eh, babalik siya sa 100%. So, let's just consider this na parang yun yung sinabi niya na hindi pa siya makapagsalita tungkol sa kondisyon niya. At kailangan niya ng 1 month. So, antayin natin yung 1 month, mga kabao. At tignan natin kung ganun pa rin yung nakikita natin na hirap siya sa paghinga. Dahil during his training before, no? Tinakbo siya sa ospital. Nahirapan siya huminga. At yun lang, pag-pray natin, no? Na maging maayos ang kanyang health. At sa darating na laban, is maging successful. Huwag nating, hindi ko na siguro, hangarin pa, no? Na manalo. Pero of course, gusto ko mas manalo si Pacquiao dahil sa kanyang legacy. Pero kung pipilitin niya lang, no? And then makompromise ang kanyang kalusugan, is okay na yun. Anyway, meron naman siyang history, meron naman siyang case ng pagiging GOAT. At he is also one of the greatest. So, yun lang. So, kung hangarin pa rin natin manalo, of course, doon tayo. Manalo siya. Matanggal niya to. Sana ring rust lang ito. So, hanggang dito lang tayo, mga kamao. Again, salamat sa mga nakaantabay, sumusubaybay sa ating video. Saludo tayo sa inyo lahat. Salamat na marami. Hanggang sa muli. At ito ang Pound for Pound Sports.